gumagawa ako ng soup. Ayan, apat na basong tubig. Tapos, nalagay ko yung noodles. Lagay ko na yung seasoning niya. Nalagyan ko ng gulay, talong, at okra na bagong pitas. Manamis-namis. Sama-samahin ko na yan. Para sabay-sabay sila maluluto tsaka yung noodles. At isasabay ko na rin yung dahon ng malunggay. Tapos napakuloyin na natin. Pan. Tayo natin kumulo. Ayan, kumulo na at luto na ang gulay na inilagay ko, yung okra, yung talong at saka yung malunggay. Luto na sila. Ang susunod kong ilalagay, papatayin ko na pala. Papatayin ko na. Tapos, ang ilalagay ko ang nilagang itlog. Ayan. Simpleng ulam lang to, pero masustansya dahil may gulay at may itlog. Ulam po ito na sa probinsya. Ulam ng pang-probinsya to. At ulam din ng mahirap. Katulad ko. Ayan. Mahirap lang naman ako kaya kaya ko mag-ulam ng ganito. Pero yung siguro yung mayayaman, hindi nila kaya mag-ulam ng ganito. Noodles na may gulay, may okra, may talong at saka malunggay. Yung mayayaman, di siguro kaya mag-ulam ng ganito. Ayan. Simpleng ulam lang, madaling lutuin. At ang mga gulay na sinahog ko dito galing sa sariling tanim. Sa bakura namin, meron kaming tanim. Ito. Kaya fresh na fresh yung gulay na nilagay ko dito. Fresh na fresh at organic. Ayan. Ayan, nakagawa na ako ng soup ng sabaw para ngayong tanghalian. Yun lang. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo, pa-like na lang at pa-subscribe na rin. Salamat!